akala mo gold medalist ka na. Tapos, fake news pala. Nako, don't me. Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. At dito tayo ulit sa ating YouTube channel, JDB Comments Pro Filipino. At saka sa ating backup, yun pong punto por punto ni Kabayang JDB. Okay, so pag-usapan natin ngayon saglit itong Lenny Robredo kasi sa kanyang itong most recent na interview niya or presidential interview niya in which she was called out by Malcolm Conlan na pinasabi niya kasi sa kanyang mga supporters, huwag na daw makipag-engage sa mga bashing, mga ganyan. Pero anong ginagawa ho naman ito? Okay? Oh, ito, pakinggan niyo si Angelica Panganiban. Kung sino man ang nagbayad rito o kung ano man pumasok sa isip nito, naku, mukhang hindi kayo calibrated. Okay, at ito pa ho, may tumapat sa kabulastugang ito. Kilala niyo naman siguro si Juliana, 'di ba? Yung isang gay or transgender o bakla, ayan, bahala kayo, 'di ba? Tinapatan ngayon ang kabulastugang ito nitong laos na sexy star. Ayan, pakinggan po natin. Kawawa naman eh. Bumanap si BBM. Kami akong entries. Mm-hmm. Alam niyo naman, di ba? Ilang beses akong iniwan sa ere. Ilang Ouch. Beses din akong nasaktan. Nagapak, be. Dapang-dapa. Aray, kawawa. Nilakawan ako ng pag-asa at pangarap. Uy, sus! Parang ako nag-swimming sa kalsada. Alam mo yun? Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Wait, Ninahal yung puso ba? Puso talaga. Pinagtanggol ko pa nga sa mga friends ko. Pero, wala. Nga, mambubudol pa na. Wawa, sino ba yung nambubudol sa'yo? At sa kanumasa, ha? Nakakapagod din maging tanga. Sa ganda kong to, hindi ko deserve. Hindi mo rin deserve. It's not worth it. I've learned my lesson. Kaya sana, ikaw rin. Iwasan na natin ang mga manloloko. Kaya yung eleksyon sa May 2022, ingat-ingat sa mga tao. Kilatising mabuti ang mga manliligaw. Halughugin ang biodata mula high school hanggang college. Alamin at tignan ang character references. Huwag magpapabudol at huwag sa magnanakaw. Oh! Okay. Wala, stick din naman talaga eh. No? Bumanat pa talaga ng ganun eh, no? Ang lola nyo. Alam niyo ba na ang kampo ni Madam Lenny, not really camp, Lenny Robredo's camp, ganina lamang ho, Wednesday, February 2nd, 2022, nagsampa ho ng demanda laban dun sa mga, dun sa isang tao. No, bagamat napakaraming mga tao ang nagsabi na yun daw mga sumama dun sa rally ni Lenny Robredo, yung Caravan for Hope ba yun, doon sa Marikina, yun daw mga sumama ay nabayaran o naabutan o tumanggap, whatever, diba? Kaya sumama. Yun daw po ay libelous. Ha? Malagi ako kayo ito. Eto kayang ano, yun lang ang sinabi ho ah. Yun lang ang sinabi. This is an opinion. Diba? Not an accusation. No. Tsaka ito pa isa, sino ba ang pinatutungkulan niya doon? Where is the positive identification there? Diba? At tsaka na saan yung intention doon na kasi kailangan bumapasok itong lahat ng mga requisites ng doon eh. Diba? Hindi pwedeng 2:1, 1:2, hindi pwedeng ganun or 1, basta ganun, hindi pwede yun. Patamaan, hindi pwedeng ganun. Diba? Ano naman kaya yung ginagawa nitong iba na kantsawan si Bongbong Marcos ng magnanakaw o even the Marcos family ng mga magnanakaw. Tulad nitong binayaran na to na laos na artista si Angelica Sinaniban. Angelica Panganiban. Diba? Well, hindi ka naman nakaka-relate. Kung nabudol ka, ano naman ang kinalaman doon ni Bongbong Marcos? Diba? Walang iyan naman. O ngayon, ito to mga kababayan. Ito ha.
Eh, yung kanyang statement dito, ito ho yung, ito ho talaga pasok na pasok dito sa live, sa cyber libel. Bakit? Positive identity. Sino ba ang kinakantsawan ninyo? In first place, alam na alam talaga na anti-Marcos ka. And you're also anti-Duterte. Diba? So mag-stand mo. Pangalawa, so identified ka na, no? Pangalawa, ang intention mo talaga is pahiyain, no? Manghiya, manira ng kapwa, ng reputasyon ng kapwa. Diba? So kantsa, sabihin mo si Bongbong Marcos na magnanakaw. Ah, saan magnanakaw? Sa kabangyaman ng bansa? Yun naman ang ending na sasabihin niyo dun, eh. Because we can, you can't say na ito'y nagnakaw sa kapitbahay, which is very, very impossible naman. Sobra naman ang kabubuhan niyan pagkaya ng sinabi. So obviously, from the national government's coffers or treasury. Take note, Inday. Ay, Angelica, si BBM po, ay halos isang dekada na nawala hong pwesto sa gobyerno. Okay? So yung kanyang mga pera, yung kanyang kinikita, yung mga ginagastos niya para sa kanyang pamilya o saan paman, galing na huyan sa kanyang sariling bulsa. Hindi ho, ulitin ko lang, wala siyang sahod sa gobyerno sapagkat wala na siyang pwesto mula noong 2016. Natapos yung kanyang pagiging senador noong June 30, 2016, wala na. Diba? Dahil nga alam naman natin na nataya na magic yung kanyang pagka-presidente. Pagka-vice president, sorry. Mukha nagkakaroon ako ng advance prophecy. Magiging presidente talaga si Bongbong Marcos na kinakantsawan mo na magnanakaw. I know, bayad ka. Pero sana yung bayad sa iyo, yung talent fee mo, hindi sana maging daan yan para makalaya ka. I mean, pampiyansa mo lamang. Sinasamantala nyo kasi sapagkat alam nyo ang mga Marcoses, eh hindi patola at hindi po katulad ng inyong ina, di ba? O ng mga kanyang mga kasamahan na nasabihan lang na ganyang nabayaran o natang tumanggap ng pera, ayun, nagdemanda na, di ba? Ito naman ho ang katapat ni Angelica Sinaniban. Huwag sa magdanakaw. Talaga lang, ha? Ayan, loko ka ngayon. Minsan ka na bang naniwala sa mga nagmamalinis? Yung akala yan mo, biktima sila, kawawa sila, bida sila. Naku. Just a man. Sila ang mababati. Sila ang mabubuti. Upping-upi sila. Pero wag ka, pag nakilala mo, para silang mga spins. Ugali nila yung nakaka-spins. At kung mga husga, wala eh. Napaniwala nila ako eh. Nag-recruit pa nga ako ng mga friends para maniwala sa kanila. Ingat sa mga pag-hit. Ang galing. Ang galing. Kawawa nila. Okay, ang galing. Kasi sino man yung gumawa nito, ang galing. The best, di ba? Sana naman, di ba? Pinag-iisipan ninyo to. Akala nyo makakatulong na naman ito ng malaki? You people kept on shouting, magnanakaw. Di ba? Walang pinag-aralan, o ngayon walang pinag-aralan. Hindi na undergraduate. Ano ba talaga? Undergraduate, tapos walang pinag-aralan. Magnanakaw, wala naman kayo, napatunayan. Maski yung mga nagbayad sa'yo, wala rin naman napatunayan, Angelica Panganiban. Diba? Bakit hindi na lang kaya problemahin mo yung ilan ba yung binilang ni Juliana? 6 or 5? Diba? Na sana matagpuan mo yung 7. Diba? Natotoo na. Kasi nagbago ka na. Diba? Sayang ang ganda. Lagi lang rin naman iniiwan-iwanan. Alright?